Hello mga kabuenas, hello team buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ano? Siyempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag nyo kakalimutan i-subscribe yung channel natin, click nyo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago tayong video. Ngayon sa video na to, isipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagpapalit ng rotating hook o kung paano yung pagtatiming sa rotating hook. Dahil magpapalit na tayo ng rotating hook sa ating high speed sewing machine, ituturo ko na rin sa inyo kung paano yung magiging proseso natin sa pagpapalit nito. At bibigyan ko na rin kayo ng idea kung ano yung mga palatandaan na makikita nyo sa rotating ng makina ninyo kapag palitin na siya. At syempre kung gusto mo matutunan yan, tapusin mo tong video natin dahil yun yung ituturo ko sa iyo sa kabuuan ng video. At syempre umpisahan na natin pagkatapos ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Okay, so magpapalit tayo ng rotating. Ito yung ating biniling rotating. Ang halaga po nito ay 550 pesos. So, nabili natin siya sa Tolentino Marketing. So, okay, ito yung ating rotating. Ayan. So, kung makikita nyo, bagong-bago. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung kaibahan nitong bago dun sa pagpapalitan natin para makita natin yung comparison bakit namin papalitan ito. So, ngayon, para lang may idea kayo, ang makina po natin na ito is recon lang o second hand nung nabili natin at meron na po siyang 7 taon bago natin papalitan ng rotating. So, kumbaga, kung marunong ka sa mga basics na pag-aayos ng makina, yung rotating mo is tatagal ng ganong katagal. So, parang yung pagbili mo sa 500 pesos, 550 pesos na ito, ay sulit na. So, syempre, pagka nagpagawa ka sa mekaniko, babayad ka sa kanila ng home service nila o kung magkano man yung sisingilin nila sa'yo. Kasi sa kanila mo ipapakabit. And sa video na to, ituturo ko sa'yo yung madaling paraan sa pagkakabit nito para makamenos ka o makatipid sa paggasto. So, syempre, umpisa na natin. Baka mainip kayo. So, ang una natin gagawin is tatanggalin muna natin itong plato. So, kung may magnet ka, doon mo ilagay yung mga tornilyo para hindi mawala. So, tanggalin mo lang yung plato. So, ngayon, after mo matanggal yung plato, is ito naman, yung dalawang tornilyo ng ngipin. So, ngayon, ito na yung papalitan natin, which is yung rotating. Tanggalin ko muna yung karayom ano para hindi siya tanggalin ko muna yung karayom para hindi siya makaabala. Mamaya na natin palit ito. So okay, bukod sa rotating, ang tatanggalin natin is ito, itong bakal na to, which is ang tawag niyan is positioning finger. Ito meron niyang gitna. Ayun oh, blip, ayun ko kung kaya i-close up no. Ayun oh mga. Meron niyang gitna, ayun oh. So, kung papansinin mo, ito yung pinakagitna niya. Yan yung kumakalso dito sa ating rotating. Iangat mo ng konti. Ito. Yan yung kumakalso rito sa ating, ano, nasa na ba yung kinakalso niya. So, ito, oh, dito siya kumakalso. Ayan. Dito siya kumakalso, ito. Ayan. Kumakalso siya rito. Para pag umikot yung rotating natin, hindi sumasabay itong nasa gitna. Kasi ito yung lagay nung bobbin case natin. So, kaya importante yung pinagkakalsuhan na yun. Yung ano, importante yung pinagkakalsuhan na yun na dito. Ayan. Importante yan. Na ito, yung positioning finger na dun pa rin siya tatapat sa kung saan siya nakapwesto. Okay? So, ang gagawin mo, kasi tatanggalin natin yung positioning finger. Ngayon, dahil bago ka pa lang, baka hindi mo alam kung paano mo siya ibalik. Lagyan natin ng palatandaan. So, eto bleo, itapat mo rito. Eto, yung, eto ha, yung center na yan, ayan o. Mapapansin mo yan, eto. Eto siya, ayan. Ayan. Eto, ilapit ko pa. So, mapapansin mo siya, eto siya o, eto. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is lalagyan ko ng tanda kung saan siya nakatapat. So, lalagyan ko lang ng guhit. Para mamaya, kasi tatanggalin nga natin yung position ng finger,
dun ulit natin siya itatapat. Okay? So, ngayon, mamaya papakita ko naman sa inyo yan ulit eh. So, ngayon, balik mo na ulit yung camera. So, luluwagan muna natin yung rotating, which is ang tornilyo naman yan is dalawa lang. Ayun o. At saka ito. So, basta dalawa lang ang tornilyo niyang rotating. Luluwagan mo lang yan. Sabi mo pagka hindi nakikita ng camera. So, ayan. So, maluwag na siya. Ngayon, syempre, iaangat natin yung ating makina. So, iaangat natin to. So, ngayon, pag naangat mo yung makina, ito kasing rotating, hindi mo yan matatanggal. Hindi mo yan matatanggal kapag hindi mo tinanggal tong positioning finger, yung tinuturo ko kanina. So, ito yun. So, luluwagan mo to. Ayan, oh. Actually, hindi mo lang luluwagan yan. Tatanggalin mo talaga yung tornilyo. So, tatanggalin ko yan. Papakita ko sa inyo isa-isa. So, okay. So, ayan na yung positioning finger. Matatanggal na yan. Tentunin mo. So, ito siya. So, mamaya, pakita natin yan. Tapos, matatanggal mo na yung rotating. So, okay. Ayan, natanggal na natin yung rotating. So, ito muna. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung naging problema nitong rotating na to. Medyo pudpud na kasi yung pinaka, ito yung rotating hook kung tawagin. So, ito yung rotating hook. Ito yung sa bago. So, nasan ba siya? Ito yung sa bago. Medyo pudpud na to, yung sa luma. Ngayon, ang isang problema dito, kapag napansin mo na yung makina mo is pabago-bago yung tension, malakas na yung uga niyan. Ayan o. Makikita mo yung uga. Malakas na yung uga. Ayan. Tingnan mo yung bago. Yung bago, ang uga niyan, kaprasong-kapraso lang. Halos nga hindi mo na makita eh. Halos hindi mo makita uga nung bago. Ito, alam ko nakikita nyo to sa camera. Malakas na yung uga. Ayan o. Ito yung isa sa mga nagkokos ng problema. Ayan. Malakas na yung uga. Saka iba na yung tunog niya. Ito okay pa. Kasi nga bago. So ngayon, para mapalitan natin ito, ito lang, ganun lang. So, i-check ko lang kung parehas. Kasi bumili ako na kanina ng walang parisan. Ito, tatlo tornilyo. Tatlo tornilyo. Ito, dalawa lang. So, syempre, luluwagan mo lang yung mga tornilyo. Diyan ko na yun. So, luluwagan ko lang muna yung mga tornilyo niya. So, okay lang to kung tatlo ang tornilyo as long as parehas naman yung rotating na bibilin mo. So, pang juki naman yung bibili natin. So, ang sabi sa atin ng bilihan is halos same lang naman ang pang juki. So, malalaman natin yan pag kinabit na natin. So, bago mo ikabit yung rotating, pagka may nakita kang sinulid yan, madali tanggalin yan. Tanggalin mo na muna. So, like, yeah. So, ito yung mga naipit na sinulid sa kanya. So, tanggalin lang natin. Okay na yan. So, ikabit na natin yung rotating. So, ngayon, simple lang naman. Kung saan mo tinanggal yung rotating, dun mo lang siya ibabalik. Okay? So, ayan siya. So, ngayon, nasa na yung tapat ng positioning finger? Na dito, ito siya. Ito yung, dito, Bleo, pakita mo dito. So, ito yung minarkahan natin kanina. Ito siya. Ito yung minarkahan natin kanina. So, mamarkahan ko lang yung nasa ilalim niya. Dito, Bleo, sa ilalim ka na. Mamarkahan ko lang yung katapat. Asa na yun? So, markahan ko lang yung katapat, ha? Tingnan ko yung katapat. So, okay? Para hindi ko na papakita sa inyo sa ibabaw. So, ngayon, bakit? Kasi nga, yung positioning finger, ito, siya yung kumakalso rito. Ito, ayan o. Siya yung kumakalso rito para hindi tumikot. Ayan o. Ayan o. Siya yung kumakalso sa ano. Ayan. I-close up po pa. So, siya yung kumakalso rito. Ito. So, dapat maibalik din natin yun kung saan nakatapat siya nung tinanggal natin. Kaya ako nilagyan ng marking para hindi kayo malito. So, syempre ako, kaya ko ibalik yan kahit wala yung marking. So, gusto ko lang para may idea kayo. Dahil nga bago lang tayo.
So, ayun, kung saan mo lang siya tinanggal, dun mo lang siya ibabalik. Ngayon, so, syempre, eto, ayun, eto, blade, ewan ko kung makikita. Eto, kung saan nakatapat yung pinakasentro ng positioning finger, yung panglock niya, ayan o, dun din nakatapat yung marking natin, so, okay na, hihigpitan na lang natin. Pagka nakita mong nakasentro na doon sa marking natin, is okay na yun. So, okay. Doon na tayo ulit sa taas. Papakita ko na sa inyo yung pagta-timing. After mo siya mahigpitan, iaangat mo ulit, babalik mo na yung makina. Doon na naman tayo magta-timing sa taas. So, nakalimutan ko sabihin sa inyo na itong nga palang nilagyan natin ng marking is gumagalaw. Gumagalaw nga pala yan pag pinaikot mo tong handwheel. So, pag minarking nga muna na ganyan, huwag mo na siyang gagalawin muna hanggat hindi mo na ikakabit yung bagong rotating. Kasi pag ginalaw mo yung handwheel, so mawawala sa pwesto yung marking. So, halimbawa ganyan, nakaangat na yung, eto, nakaangat. So, pag minarkingan mo, hayaan mo na lang muna siya na may marking bago mo tanggalin yung positioning finger para hindi ka mahirapan. Ano? So, huwag mong gagalawin yung, huwag mong paikutin muna. Okay? So, para hindi mabago yung pwesto ng marking. So, yun lang kasi yung naisip kong paraan o idea para hindi kayo mahirapan doon sa pagpwesto ng positioning finger. So, okay? So, ngayon, eto na. Siyempre, kailangan natin ng karayom. So, siyempre, magkakabit muna tayo ng karayom bago tayo mag-timing. So, kakabit muna ang tama yung karayom. So, maraming beses ko na naman na ituro ito. Lee, ano mga itong karayom? Close up mo to. So, yung karayom is may mahabang kanal. Ayan. May mahabang kanal. Tapos, meron yan maliit na. Ayan, may maliit na uka yan sa likod. Ayan. Ewan ko kung nakikita sa screen. Pero, yung karayom is may maliit na uka at saka yung mahabang kanal. Ano? Yung maliit na uka, yun yung nakatapat dito sa kanan. Yung mahabang kanal is nandito siya sa kaliwa, dun tayo nagsusulot ng karayom. So, okay. Sikipan na natin. So, ngayon, ayan. So, okay. So, okay. Sa pagta-timing, ito lang naman yung kailangan mong tandaan, di ba, umiikot siya. So, kailangan mong tandaan na yung karayom, okay? Ito siya. Yung karayom, bago umangat. Ayan. Bago siya umangat, ito lang yan ha. Bago umangat, yung rotating hook is susungkitin yung sinulid sa kanya. So, bago siya umangat, ayan. Yun na yung timing niya. Halimbawa, bago siya umangat, ito naman, paabante siya. Ito is paabante. Bago umangat, magtatagpo sila. Ito. So, okay. Tapos, hihigpitan mo na yung tornilyo. So, dapat is nakalapat lang ito. Yung nakadikit lang sa dulo ng karayom. Sobrang nakadikit. So, i-adjust ko ng konti. So, ayan. Ganito. Halimbawa, pakita ko sa inyo rito. So, ito siya. Ito yung karayom, no? So, yan na po yung pinaka-close up namin, no? Pasensya na. Ito yung karayom, oh. Mapapansin nyo, may uka siya sa likod. Bago umangat yung karayom, is itong rotating hook. Ito, itong rotating hook. Ito siya, oh. Magtatagpo sila. Ayan, magtatagpo sila na nakadikit siya sa likod. Bago umangat yung karayom, maabanti yung rotating hook. So, yun lang yung tatandaan mo sa timing. Bago umangat yung karayom, si rotating hook is paabante na susungkit sa likod ng karayom. Ang susungkitin niya rito is yung sinulid. Okay? So, magtatagpo sila na ganyan bago siya umangat. So, okay. So, kung papansinin nyo sa ating, ayan, kung papansinin nyo rito, ayan, tingnan nyo yung rotating hook, ha.
Bago umangat si rotating hook, si Karayom is aangat. So, pag angat ni Karayom, sabay na lalagpas si rotating hook. So, okay? So, aangat si Karayom, lalagpas si rotating hook. Diba? So, okay? So, yun. Ganun lang mag-timing. So, ang gagawin mo lang after nun is sipitan mo lang lahat ng tornilyo. So, syempre, ito ay tornilyo. Tatlo yung tornilyo ng rotating na nabili natin. So, parehas naman siya kasi nung na-timing natin, hindi tayo nahirapan. So, ayan. Basta juki talaga. Ay, parang halos madali hanapan ng parts. So, ngayon syempre, na-timing na natin. Para matesting natin na maayos, ibabalik na natin siya sa dati. Which is, ibabalik lang natin yung ating ngipin ng makina. So, okay. After mo may kabit yung ngipin, plato naman. Ayan. So, ngayon, syempre, ang pinakalas ay yung put. So, ikakabit lang natin yung put, then tetestingin na natin. So, ngayon po is tetestingin natin siya. Kailangan is hindi maglaktaw o hindi maglagot or okay yung tahi ang mangyari sa kanya after natin ikabit yung rotating natin. So, okay, check natin. Then, tanggalin mo yung screw dyan para hindi tumutulog. So, okay, dito bibidyoan mo yung ano. Ayan. So, kung papansin niyo okay naman yung tahi niya. Ayan. So, okay naman. Wala naman laktaw or tension. Okay naman din. Sa inipo. So, tahi ulit natin. Isa pa. So, okay. Ayan, okay din. Okay yung pangalawang pasada. So, pasadaan pa natin na isa. So, okay. Mukhang effective naman yung pagpapalit natin ng bagong rotating. Kasi okay naman. So, pasada pa natin na isa pa. So, okay siya. Ngayon, ipasada natin siya sa kulay itim daw. Dahil naglalaktaw daw ito dito. Nga lang, makikita ba ito? Fold so, magdulupin na lang ako. Double fold. Ayan. Pasada natin dito. Kasi naglalaktaw daw ito sa ganito. Single fold naman. Kasi mutubli ah. So kasi gamit pa yata itong tela na to. Pag ito ay isang diretso na to is walang naging lockdown. Okay to. Okay. So check na natin, sabay-sabay natin i-check. Okay dito. Sa video ha. So ayan. Okay siya. Okay naman. So, sama-sama tayo mag-check kung may laktaw. So, okay. Wala. Ilalim. So, okay. So far, so good. So, wala. Wala. Ito na yung sa may parting double fold na. O yung medyo makapal na. So, wala pa rin. Wala pa rin laktaw. So, okay naman siya. So, okay. So, okay, ang pagtatahi natin. So, yun po, nag-work naman yung pagkakabit natin ng rotating. Hindi naman nag-laktaw, hindi naglagot. Okay yung tahi niya. So, maayos yung pagkakabit natin ng rotating. So, yun po, no? At magpapaalam na tayo. Ako si Kuya Mel ng Team Bonaventura at ang taga-video natin si Ate Christy at meron kami makulit na batang taga-gulo rito. Ito si Den Michael. So, ayun. Papaalam na kami. Paalam ka na. Ikaw ba? Huwag mapakita ka pa. So, see you sa next video.